Shoutout tayong mga idol sa lahat ng mga Solid Marseille supporter. Shoutout kay Idol Marvin Maliveran, Ava Atindor, Luz Paul, Charlene Gumansing at sa lahat ng mga security guards sa buong Pilipinas, sa mga blind community, sa lahat ng mga OFW sa buong mundo na tinitiis ang hirap para sa kani-kanilang mga pamilya. Mabuhay po kayo. Meron po tayong live streaming mga idol this coming August 7. Meron tayong mga pag-games at mga exciting prizes. Sana nandoon kayo mga idol para makisaya. Paki-support na din at paki-subscribe ang isa nating YouTube channel na nag-upload ng mga compilation sa mga nakaraan nating kwento sa Market TV at sa Di Katakutan Stories. At ang isa pang horror channel ng aking kapatid, ang Palatandaan. Isa pang hampas ni Arturo, tuluyan nang lumaylay ang ulo nitong si Zacarias at bumagsak na ito sa lupa. Papalayo na din itong si Hikudias, pero gulat na gulat ito dahil may isang nilalang ang galing sa isang puno ng kahoy ang biglang dumambas sa kanya. Pagbagsak niya sa lupa, nakakubabaw na sa kanya itong si Abner. At wala na itong tigil sa pag-atake gamit ang balisong. Wala nang nagawa pa ang Diablo sa galit ng dalawang magkakapatid. Nang makita naman nila Asopro at Nadamos, napatay na ang dalawa nilang kasama na sina Hikudias at Zacarias. Agad din na nagpatiwakal ang mga ito. Itinarak ng dalawa ang hawak ng mga armas sa kanilang dibdib. Pagkatapos ng ilang sandali, lumapit itong si Abner kay Arturo. Sabi ni Abner, habang hawak ang sugatang balikat, natapos na din natin sila, Kuya Arturo. Sagot ni Arturo, oh Abner, pero kailangan natin na makauwi agad. Wala si Tomas dito at yung dalawang matanda. Sigurado akong sumasalakay na ang mga ito sa bahay ko. Pinabayaan na lang nila ang mga katawan ng apat na mga Diablo. Pagkatapos na sunugin nila ang mga kubo, nagmamadaling umalis na sila ng lugar. Pabalik na sila sa bahay nila Arturo. Habang doon sa bahay nila Arturo, makalipas ang ilang minutong labanan ng mga taglay ng kaalaman, agimat at mga kakayahan at karga, nagkalat na ang mga bangkay ng mga aswang sa paligid ng bahay nila Arturo, pati ang mga abat at mga alkantar. Kasalukuyang naghaharap ngayon sina Dambuhaw at Tomas. Pero maraming tama na ang aswang. Hirap ito sa engkantong karagwa. Nang tamaan ito ng palakol sa likod, tumalsik si Tomas doon sa damuhan. Unti-unting nawala na sila ng pag-asa dahil itong si Tandang Lucretia, nakasandal na din ito doon sa puno ng kahoy at naghanap ng paraan at mga orasyon para makatakas at makahulagpos dahil may mga baging at ugat ng puno ang nakapulupot sa kanya. Galing ang mga ito sa ginawang orasyon ni Tandang Oranga. Nang makita ito ni Macario, kahit na sugatan ang anting giro sa dibdib at paa, mabilis itong tumakbo para tulungan ang kanyang lula. Pero agad na hinabol ito ni Lucas at patuloy na inatake. Habang sina Tatay Damaso at Tatay Baste, patuloy ang tagisan ng dalawa sa kaalaman ng mga orasyon at mga taglay. Maraming ginawang orasyon si Tatay Baste para mapahina ang lakas ni Tatay Damaso. Pero agad na mawawasak ito ng albularyo. May sugat si Tatay Damaso sa kaliwang paa dahil sa pag-atake ni Tatay Basti gamit ang punyal nito. Pero sa pagpapatuloy ng kanilang labanan, may mga tama na din itong si Tatay Basti sa balikat at braso gamit naman ang itak ni Tatay Damaso. Dihado na
ang grupo ng mga kalaban. Kahit na anong orasyon pa ang gagamitin nila, agad na mawawasak ito ni Tandang Urangga at Tatay Damaso. May ilang aswang pa ang nasa paligid at alkantar at sinubukan ng mga ito na makapasok sa loob ng bahay. Pero gulat na gulat ang mga nilalang nang biglang inatake ang mga ito ni Nonoy. Pinayagan kasi ito ni Lucila nang makitang nangangailangan ng tulong sila Tatay Damaso. May mga natira pa kasing aswang at inkantong alkantar sa paligid. Gustong gusto din sana ni Bibi Arthur na tumulong. Pero pinigilan ito ni Lucila. Hindi pa ito ang tamang panahon, Arthur. Nagpatuloy pa ang labanan. Dumating na din si Arturo at Abner. Nakauwi ng dalawa. Lalong nawala ng pag-asa ang mga kalaban nila. Nakabulagta na sa lupa itong si Tandang Lucrecia. Buhay pa ito, pero sobrang nanghihina na. May mga sugat ito sa katawan. At parang nalalapnos ang balat nito at hindi na ito makapagsalita. Tanging ungol ng matanda ang maririnig nila. Patay na din sa wakas itong si Tomas. Tuluyan na itong natalo ni Dambuhaw. May ilang kalmot din na natamo ang inkantong Karagwa. Pero maliliit lamang ang mga ito. Sumuko na si Macario nang makita ang kanyang lula na nakabulagta na sa lupa. May mga sugat na din kasi ito sa katawan at hindi na kayang lumaban pa. Gumagapang ito papunta kay Tandang Lucrecia habang naluluha. Pati itong si Tatay Basti. Kahit na may lakas pa itong labanan si Tatay Damaso, pero hindi na niya kaya dahil natalo na ang kanyang mga kasamahan. Nakayuko ito habang kaharap sina Tatay Damaso, Arturo, Abner, Hidalgo at Lucas. Sabi ni Tatay Damaso, "Umuwi na kayo, Basti. Dalhin mo ang babaylan at ang apo nito. Bibigyan pa kita ng pagkakataon." Patay na si Tomas at wala na rin ang mga kakampinyong Diablo. Wala ng dahilan para ituloy ninyo ang inyong mga plano. Dahan-dahan na nag-angat ng mukha si Tatay Basti at tumingin ito kay Tatay Damaso. Pagkatapos, nagpalingon-lingon ito sa paligid. Nakita niyang nagkalat ang mga bangkay ng mga abat, aswang at pati na ang kanyang mga alagang inkantong alkantar. Nakita din ito ang batang sinunay na nasa tabi na ni Arturo. Ito ang gustong makuha ni Tomas. Ang buong akala ni Tatay Basti, kaya nilang talunin ang grupo ni Tatay Damaso. Malaki ang tiwala niya sa kanyang kakayahan at kay Tandang Lucrecia at sa mga Diablo. Pero hindi, mas malakas ang grupo ni Tatay Damaso. Sa paglipas ng panahon, mas napalakas pa ni Tatay Damaso ang mga kaalaman nito. Lumingon si Tatay Basti kay Tandang Lucrecia na nakabulagta sa lupa at idalalayan ito ni Macario para makatayo. May luha sa mga mata ni Tatay Basti, luha ng pagkatalo. Lahat ng mga plano ay naglaho na. Damaso, mali ang aking mga desisyon. Nabulag kami sa pangako ni Tomas. Tumayo itong si Tatay Basti at lumapit pa kay Tatay Damaso. Sabi nito, "Pwede mo na akong patayin, Damaso." At yumuko ito sa harap ni Tatay Damaso. Ang sagot naman ng albularyo, "Basti, malakas ang mga kaalaman mo at kakayahan. Pati na rin ang babaylan na si Lucrecia at ang apo nito. May pagkakataon pa para gamitin niyo ito sa kabutihan. Umalis na kayo. Hindi kami ganun kasama
para patayin ang mga taong walang kalaban-laban. Pagkalipas ng ilang sandali, tuluyan nang umalis ang tatlo. Inalalayan ni Tatay Basti si Tandang Lucretia na sa pagkakataong ito, nawala na ng malay. Paika-ikaan naman si Macario sa paglalakad dahil sa mga natamong sugat nito. Natapos na din ang pagbabanta sa buhay ni Arturo at ang mga plano na pagkuha kay Nonoy. Napatay na nila si Tomas, pero alam nila na may mga kamag-anak pa ito galing Liti at Bohol. Kapag nalaman ng mga ito ang pagkamatay ni Tomas, may susulpot na naman na maghiganti. Pero sa pagkakataong ito, muling nanalo ang kabutihan laban sa kasamaan. Matapos na sunugin nila ang lahat ng mga bangkay sa paligid, pati na ang bangkay ni Tomas, umakyat na sila ng bahay at ginamot ang mga sugatan. Si Lucas ang maluba ang tama sa dibdib. Bago niya kasi napuruhan itong si Macario, tinamaan na siya ng antinggero. May ilang sugat din si Hidalgo, Abner at Tatay Damaso. Nagpahinga na din si Tandang Uranga dahil sobrang nagamit ito ang mga kakayahan sa orasyon at nanghihina na din ang matanda. Maraming salamat kaibigan sa tulong ninyo. Ikaw ang nagligtas sa aking buhay. Ang sabi ni Arturo kay Dambuhaw, walang anuman kaibigan, ako ang iyong gabay at kasama mo ako sa lahat na labanan. Ang sagot naman ng Inkantong Caraguá.